the void and the spear. Team Secrets turn to pick. Radiant Team pick. Mirana. Remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Remaining. 5 seconds remaining. Hello, hello, test mic. Mic check. Game 1 pa lang, Enigma Secret. Mamaya guys, finals ng sa C, We Charity, ng We Play Charity. Kalaban namin Android, 4 PM. Manonood lang tayo. Stream to watch. Ay, o'clock. Mirana. Shoutout kay Arib Labrador Bernardo, boss. 10 seconds remaining. Kukuha nung ulam nyo kanina. Nag-MacDo kami, pre. Ano na MMR ko? 9418. Hindi na tayo gumalaw sa 94. Ang hirap umalis. Hindi ako live sa YouTube. Dito lang tayo sa Facebook naka-live. Shoutout sa inyo kay Melanie Aguila, kay Dan Christopher Lakanlalay. Radiant team ban. Kung ano masabi mo sa laban ng TNC kahapon at saka sa Android, parehas magaling yung team. Well played. Radiant team pick. Hindi pa ata kayo nagkakaharap ng ulit ng TNC, no? Oo, medyo matagal na. Last laban ata namin sa kanila, durog kami. Si Dubo at Rioya pa ata yan. Pa-shoutout naman, boss Kuku, watching from Taiwan. Shoutout sa'yo, JB Sharky. Ingat dyan, pre. Huwag lalabas. 5 seconds remaining. Uy, 446 days. Ano yung 446 days? Mirana Ember, for secret combo chains arrow, searing chain to arrow. Parang finals na agad to, Enigma versus Secret. Guys, si subscribe nyo na rin yung aking YouTube channel. Doon ako nag-upload ng mga content na yun. Pagkakast minsan, mga highlights ko. Supportahan yung YouTube ko, guys.
Subscribe tayo dyan, boys. Grimstroke. Ilan taon na anak mo? 3 years old? Ibang iba galaw ni Ana mag-position 1. Nanonood ako ng kung TV, napaklik agad ako dito. Kung sino tingin mo mananalo dyan, bali wala pa. Tignan muna natin yung draft, tas tsaka ako magsasabi kung sino lamang sa draft. Na sa tingin ko lamang sa draft. Idol, bakit umunti follow age ko? Paano ba makita yung yung ganito na follow age? Okay. Hindi ko alam, but umunti. Baka hindi ka lagi nag-view, ganun ba yan? Radiant team pick. Keeper of the light. Turn to pick. Riki. Oh, Jido, Tatong secret ngayon. Kotal Ember. Medyo masakit sa lane kasi sleight of fist ng sleight of fist. Lalo pag may Blightstone yung Ember. Yung Mirana post 4. Sure, magbo-boots yan si Absor. Kasi gusto niya lang gumalaw. So, eto kawawa talaga si Zai kasi Riki plus... Ano magkasama? Riki plus... Eto? Grimstroke sa lane? Or I.O. Riki sa lane? Ah, okay. May magandang i-trialin potential yun sa secret kasi Raid King, Kotal at saka Mirana. Sure kill yung may stun kasi yun nga, yung arrow. Pag nag-start sila ng trialin, yun, medyo mahirap sa Enigma. May mag-feed talaga pag ganun. Paano po kayo naka-watch game, Idol? Nasa loob si Hin, friend natin si Hin. Pwede daw pumasok yung coach eh. Pinayagan. Game 1 pa lang to. Kung saan ang magagawa ng reaction video regarding sa battle ng TNC against Android. Hindi tayo gagawa ng reaction video, guys, kasi may finals kami mamaya. Android ang kalaban namin. Kaya, ayan. Malakas yun. Kasi tinalo nila yung TNC na may Ana. Bounty Hunter. Ay, boss, Arjustan. Hindi tayo mag MMR ngayon para kahit manood ka, hindi tayo matatalo. May plano ka ba kung mag-vlog? Baka, ewan, baka sa future. Shoutout from Ilocos, COVID-free. Kay Mayor. 5 seconds remaining. Ako na. Ne. Silencer. Ikaw. Okay na. Ikaw. Meron ka na. Salamat sa chicken noodles. Ooh. Love talaga ako. Support ang tunay. Ano Aurora's laban nyo sa Android? 4 PM guys ng March 24. So mamaya siya ng hapon. Mamayang hapon na 4 PM. Best of 5. Boss Kuko Giyomi ka nga dyan. Ay, bigyan mo ako ng 20,000 stars. Madali yung request mo. When the cash is... Ano eh? When the price is right. Oh, magmukbang ka habang nagkakas. Oh, tutunog nga ito ah. Oh, ganun. Boss ko, sana ba si Samish? Parang di namin siya ramdam sa any tournament. Nagpahinga ata siya ngayon. Kasi yung nangyaring scam sa Loki na 4 months. 4 months silang walang salary. Medyo masakit din. Na-scam sila ng org. Boss, sino lamang sa drop? Eto, focus na tayo sa drop. Mamaya na ako magbabasa ng hero. Zai sa Bounty Hunter. Post 3. Boy, hindi nakaboots ngayon si Absor ah. New meta. Bounty Hunter kasi may Riki. Para hindi na nila kailangan ng dash.
kasi sayang din yung pera minsan. Tapos Silencer versus Ember, yung Ember pwede siyang ma-wreck. Kaso pag ginankan si Silencer, ayan, may chance mamatay. Siguro wala siyang third skill para Flight of Peace at Chat Chains para makagank yung Mirana. Tapos itong top, hindi ko alam kung sino magkasama dito. Sino bababa sa IO at saka ano. Flexible kasi itong Nigma. Tapos ito yung sinasabi ko sa position 5, laging ganito item ni Kuroki. Kahit nagpatch na, wala siyang pakialam sa headrest. Matumba man, first item, Ring of Trust. 4.5 HP regen, 150 health, tapos may 62 damage naman siya kaya no problem sa last hit. Boss, ba't wala siya mismo sa watch? Kailangan may friend kayo, eh friend ko kasi si Hin. Tapos nasa loob siya ng lobby. Ayun, kaya na-watch ko siya. Dito lang kayo mag-watch para pwede. Di ko alam kung sino lamang sa drop. Kasi, eto, Bounty Hunter. Di ko sure kung malakas siya sa position 3. Walang panghuli naman sa kanya. Clockwork lang. Silencer versus Ember. Sure lamang sa Silencer dito. Tapos dalawang gilid. Clockwork at saka Grimstroke. Ay, Oriki bottom. Wala, lakas kasi ng HP regen eh. Pag IO eh. 7.4 yung HP regen. Hindi pa kumakagat ng tango. Dahil sa headrest at saka yung amplify ng heal niya. Ilang percent yun? 0.6 sata? Hindi ko sure. Pag IO. Tapos ito. Napagamit agad ng salt. Kasi lamang talaga yung silencer dito. Last pick ata yung Nigma eh. Medyo masakit yan ha. Oo. Ang gagawin niya para makasurvive ng laning stage, padala lag ng padala ng salve. Ito nag padala ng sentry kasi siguro nahara siya nang nasa ilalim siya tapos. Sa bottom, chill na lane lang to. Io Ricky versus Bounty. Tulang CS ng Bounty. So, hindi mo siya makakonsider na panalo sa kahit mag-gold steal mo siya. 12 lang yung gold steal nito. So, pag wala kang last hit, pag early level, walang kwenta. Salamat sa 15 stars kay Carol Mark. Tapos yung sa top, ito. Medyo mahirapan na to kasi hindi ko sure kung maganda talaga tong item na to. Etong Ring of Trust na to. Siguro sa mga STR na hero lang siya pwede. Kay Centaur, bagay na bagay yan. Lalo pag may headrest na ka-partner. Sobrang taas ng HP regen. Mamamatay yata si Matumba man dito. Ooh! Namatay nga. Pangit kasi item na ito. Unlike nung sa carry nung sa Nigma, uncontested kasi 13 CS oh. So, basically, tatlong lane ng Nigma panalo. Yung top nila kasi naka first blood, tapos yung mid, 10 last hit, 5 deny. Ito, papadala ng salve lagi para makasurvive. Tapos yung bottom, di nila kaya, ano. So, Nigma 80% win rate na, for sure. Tatlong lane yung panalo. Shoutout kay Joem Lugarta, boss. Ayan o. Lakas din kasi killing potential ng Clockwork at saka Grimstroke. Kaya alamigin ko muna. Ha? Ayan na. Higop muna tayo ng onting noodles. Mukbang. Ito yung sinasabi ko na may chance mag-gank. Kaso, level 1 chains. Medyo mahirap patamain to ha. Kasi yung duration niya 1.5 seconds lang.
Radiant structures are fortified. Ah. Ang tarap kasi ng chicken noodle soup. Chicken noodle soup. Shoutout kay Ed Celdison. Shoutout kay Edward Evangelista. Radiant's middle tower is under attack. Kang, bawal daw lumabas pa nga pangit dyan. Sa inyo, Kang. Ayan na naman yung combo na third skill at saka wow, blinding light. Ayos. Kasi kung tinamaan siya na ito, lakas ng damage nun. Max damage 200. So panalo ang tatlong lane ng Nigma. Tingnan nyo yung network ng Ember. Bilis siya nabili ng pots kaya ganyan yung network niya. Pero hindi na niya kaya. Kahit bumili siya ng pots, ayan, kailangan niya talaga umuwi. So give up na yung lane na yan. Nigma, panalo ng tatlong lane. So, yun. Makakita kayo ng easy game siguro. Pag hindi sila nakabawi sa kills. Kasi kailangan ng secret, bumawi sa ano eh, kills. Pag naging passive yung game, tuloy-tuloy na tatlong lane lagi panalo. Na-try ni Absor mag ano, eto, arrow. Searing chain to arrow. Ayan na, nag-arrow na. Ayan, oh, first blood. Ay, hindi pala first blood. Tapos na pala. Yung sa taas pala yung first blood. Yun lang makakabawi yung Ember. Ayun, pares na silang network kasi namatay si Silencer. Pero kung walang gank, 1v1 tapos si Silencer pa may gank, siguro nandito yung network ng Ember sa pinakababa. Siya yung una na gankan eh. Kaya hindi talaga ako agree sa Bounty Hunter kahit melee yung ano eh. Hindi mo kasi sure kung mananalo talaga ng lane eh. Kasi kahit mag-gold steal mo siya ng 20 or 12 yung early level, medyo walang bilang yun eh. Ayan, kinombo na nila. Nag-global kasi iba-blinding light ulit yun. Kahit di natin nakita. Miyak na. Sabi. Shoutout sa inyo kay Ray Calero. Mamaya na tayo mag-shoutout. Focus muna tayo sa game. Eto, na-try ulit nilang panahin arrow. Ayan, patay na naman si Silencer. Kaya nilang pinurse 2 picks yung Ember at saka Mirana kasi yun yung ano. Kahit na mahinang laner si Ember, pag nag-gank ka ng ano, isa, lalo lamang sa network. Ayan, comeback na talaga. Arrow na naman. Combo sila kasi nag-gag. Nakulong. Tapos, parang sinetap niya yung sarili niya doon. So, si Absor talagang the best. Siya yung nagpapanalo sa mid, siya nagpapanalo sa top. Tapos yung sa bota, wala silang pakialam kasi wala naman ang i-create na pressure eh. Ang pinaka-pressure niya, last hit deny lang, ang dami eh. Kaso, hindi naman greedy na si Zay eh. Ayan, pumamatay siya. Pero okay lang yan. Panalo naman, ayan na naman. Kaso nag-arrow agad. Hindi muna inatay yung chains, pero may chance mamatay. Aray, patay ka, hindi siya. At kinomit mo na lang. Mali doon si Absor kasi nag-arrow agad siya eh. Hindi pa naka-ready yung chains. Ha? Kaya naman tayong chicken noodle soup? Mukbang? Radiant's courier has been killed. Just business. Okay lang yun sa mga ano, tropa natin. Okay lang, di ba, guys? Lalo pag gantong 12:30 AM talaga, ang walang gagawin kundi kumain lang. $700.
Pero medyo maaga yung defusal niya, kaso may mapapatay ba siya? Si Kotol. Ah, tignan na natin. Tapos yung kay ano, Ember versus Silencer, oh, kikita nyo guys. Lamang siya sa CS, kaso pinagpapatay siya eh. Pinagagank lang siya ng Mirana. Tapos ito, level 6 si Clockwork, may chance na siyang mag-roam. Kaso wala siyang pupuntahan. Hindi niya pwedeng gankin si Ember. Mapapatay nila si Ember pag nag-hook siya tapos third skill ta, tsaka global. Pag hindi nakapag-cast ng Remnant. Tapos outpost sa Enigma lahat. Galing ni Mind Control kasi kaya niyang i-depend on yung outpost na mag-isa siya. Enigma, ayan na. Lugi yung Enigma sa ano, wala silang nakuha ang outpost. Yung Clockwork mag-isa, tinaboy yung dalawa. Makakakuha lang siguro yung Enigma ng outpost kung apat sila. Eh kaso, kulang sa hero. Kaya medyo greedy sila. Pero ilang rune nakuha? Tag dalawa. Wala lang 150 XP. Medyo big deal din ang 150 XP. Sakit talaga ng silencer. Pumapatong kasi ito eh. Tapos nagre-reset yung cooldown. Cooldown ng pag-iikot. Parang sticky. Dire's bottom tower is under attack. Ito na, stun arrow na naman. Kaso napakalayo. Hindi nila i-go to. Kahit matamaan ng stun arrow, hindi nila pwede i-go sa turret. Pag nag 40 yung turret, ay pag finorty nila, tapos na dito sila sa loob ng bilog. Ang daming bawas nun. Mga 300 damage to 500. Hookshot! Alain dito mama. Medyo bosset yun. Ito level 6 na Zai. Wala na siyang pakialam sa lane niya. Kasi gusto niyang gumalaw at tsaka mang gold steal lang. Kada follow niya 28. So, pag wala nangyari sa galaw niya or hindi siya nakapalo or walang namatay, wala siyang gold. So, ang mangyayari yung BH magiging dito yung network sa ilalim ng IO. Tsaka pag walang clash na naganap kay BH, wala siyang kwenta. Grimstroke sa mid lang. Naglagay siya ng ulti para saan? Wala naman silang ano, ang tawag doon? Diplick na sa hero na spell. Yung third skill lang ni Silencer. So, walang kwenta to. Oh. Kasi pwede lang silang tumakbo din. Kasabay ito. Global. Kaso talo ata sila sa teamfight. Kotol ulti. Into arrow. Mamatay si Wee. Minus 1. Tapos nakatrack na. Pag may nangyaring nanalo silang clash na to, sobrang ganda kasi. Track gold. 150 gold sa sarili. Eto, pag naubos nila to, sobrang yaman ng BH. Magiging number 1 network siya. Kaso, kulang na yung firepower nila eh. Eno, naging tricky advantage dahil sa BH. Ang hirap lima sa BH, tapos pag natalo ka sa, ano, ayan, patay siya. Pero kung wala talaga napatay si BH, wala eh. Tulog na. Mukbang. Tapos ka na, mind me. Radiant's middle tower is under attack. Radiant structures are for. Nasaantay lang siguro ng mga ultimate yung mga secret kasi nagamit nila yung ulti ni sino to? Raid King 3 minutes and 20 seconds to. Sobrang tagal. Kay Kotol 2 minutes pala yon. Yun lang naman yung big deal sa team secret na eh. Na big spell. Uy! Grabe naman yung blind and like arrow.
Aso mga matay ba? Ay, sobra ata si Miracle. Nadodge niya yung tatlong Remnant. Ayan na, yung Track Bolt. Huwag kayo magpapaubos talaga kasi yung Track Bolt nga masakit yan. Pag natalo kayo, magiging 5k gold lead. Madadamay pa to si Wii. Hindi mamamatay si Nisha. Oh, matay. Basta walang mamatay sa Enigma. Yung pinaka-goods. Yun, goods pa rin sa ano to, Enigma. Kasi defensive niya ginamit yung Will-O-Wisp. Ayun. Ang daming patong nung ano eh, 33 eh. Para siya naka-mystic stop. Basta walang mamatay sa Enigma. Goods talaga. Salamat sa 15 stars kay James sa Zaragoza. Guys, panoorin nyo na yun sa YouTube ko. Versus Topson. Nagwala lang yung BH carry natin. Subscribe na rin pala kayo. Tulong lang sa akin. Uy, sorry. Hindi ko na... Na-miss natin yan. Buti pa yung ano, nami-miss na sa kill. Kayo, hindi kayo nami-miss ng mga jowa niya. Diffusal na. Tapos mag-roam lang siya kasi ganito yung Ricky. Ito mga matay si Matumba man dito pag walang babackup sa kanya. Naka-overcharge na Ricky. Walang iya yan. Sobrang sakit kasi ng backstab na ito. Patay rin si Popoy. Isa-isa na yung secret. Nagko-collapse na. Ayan na global kaso parang walang damage. Mamatay yata si... Patay yata si... Miracle? Dixtrad. Oh, collapse na yung Nig. Yung secret. Sila naman yung ginugo ng ginugo. Parehas pala ba itong team na to? Matumba man. Nag-TP pa. Ayan, arrow. Nice arrow to Ricky. Tapos ito, naka-bounty. Naka-track lang. Pag naubos... Kasi kahit may namamatay sa Enigma, oh guys, pag may namatay na isa dalawa, yung Bounty Hunter on nasa top pa rin talaga yung ano, net worth. So, ang pinamagandang gawin, huwag yung clashin si Bounty, farmin niyo na lang. Salamat sa 15 stars kay AC Abad. Tapos si Ray King may ultimate pa. Ayan. Finurse lang nila yung ultimate tapos kill lang sila. Tapos ito si Miracle gusto na naman ng away. Grabe naman to. May obscure sila dun. Go na naman. Kasi walang ultimate yung ano. Yung rating. Alam nila. Ala. Matumba man ayaw pa bumak. Patay na naman tuloy siya. Hindi nila alam na may vision dito. Tsaka sa ano. Dalawang vision ng Enigma. Aggressive obs. Laban din sila ng laban. Oops, na-miss na naman natin yun. Ayan ang combo, TC, tas arrow. Boom, sa pole. Bounty Hunter, Track Bolt. Pero walang namatay. Napag-relocate pa. Grabe tong team na to. Lugi talaga sa Bounty Hunter, oh. Sila pa rin yung 4k advantage kahit namamatay yung carry nila. Ba't ganon? Kuha lang tayong coke, guys. Laban na naman. Matumba man, walang ano. Wala pa rin ulti. Pag wala kasing ulti si Rating, hindi talaga siya gustong lumaban eh. Kaya kailangan smoke nyo or hanapin nyo siya lagi. Kasi, wala eh. Tagal sobra ng level 1 ultimate na ito, 3 minutes. So pag may Rating kayong kalaban, tas namatay siya, urasan nyo. Gawin yung parang Roshan, tas lagi nyong hanapin pag wala siyang ultimate. Para mukha siyang
Tangarts. Ayan na naman. Chain Arrow. Kaso may global. Lalaban talaga yung Nigma dyan. Isang clash lang yun. Kailangan ng secret. Para mag ano. Pag na teammate nila to, 10k advantage na agad. Ah, sarap. Sign ang tetrip na. Papahabol. May drums, space boots, wind lace. Tingnan nyo eh, move speed niya 550. Kaso na hook siya, patay talaga siya. Uy! Boo! Wala silang dash, pero buti nagkamana siya. Rocket lang. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. The prize is mine. Death's bounty. I run. Tapos guys, mamaya pala laro namin sa Android. Best of 5 yun. Finals ng Wii Play Charity. Panoorin nyo, 4 PM ng hapon. Puro clash naman tong ano. Grabe, dami nyo nanonood. 2K pa rin. 1.8k pala. Atrak. Level 10 lang siya pero ang taas ng network ni Bounty. Kasi, ayan pag namatay. Kaso na late yung ultimate niya dun. Ito yung pinaka Grimstroke na walang kwenta kasi yung ultimate niya walang ano, walang follow up na parang Madum or Lasso. So yung ultimate niya pang chains lang. Ayan, pinaka i-absor, grips na. Kahit lamang sa kills yung Nigma, oh, 6k advantage yung secret. Kasi yung clockwork hindi siya nagpa-farm eh. Mas mababa pa nga network niya sa ano, Kotol. Sa Zizai, yan, panggulo lang siya, bibigay lang ng vision. Nagtatrack kasi walang dash yung kalaban, sobrang asim. Alam niyang walang huhuli sa kanya. The boss. Ito, nakasmoke na agad secret. May grips na sila. So, pag nag-grip siya, mawawala yung silence. Makakalip siya tatlong beses. DC arrow. Sumama. Grips niya si Nisha, kaso patay pa rin. Kawawa talaga yung Ember sa silencer, kaso yun. Si tumama yung ano. Kaso ang galing naman ni Miracle dun. Dami talagang galaw. Kasi kita lang obs na to yung neutral, kaya siya nakapag-blink dun. Kasi kung walang obs to, hindi siya makakapag-blink dito, boys, si Absorb. Kaso 6k advantage pa rin. Tapos si Matumbaman may ultimate na. So yung Nigma, i-stop na huntingin yung Raid King kasi. Ayan, free farm na talaga si Raid King pag ganyan. Pag may ultimate siya, hindi siya pwedeng hanapin ang kalaban. Zai pa 4 stop. Na-stuck yung network nyo. Basta walang clash. 6 dead siya, kaso, ayan eh. Uy! Grabe naman si, ano daw, mind control. Parang sinukat, tinamaan ng hook. Kahit may creeps. Parang, ano, sniper. Okay. Ah, sarap ng chicken noodles. Radiant's bottom tower is under attack. Ito, nag-smoke na naman sila. Kasi, Radiance na siya. Tapos may ultimate yung Kotol. Wala silang inaantay na spell. TC arrow. Tatama. Kaso pinamakunan si Clockwork. Narelocate agad si Yeech. Miracle nag-choke ng blink. Sa clips ng blink. Kaso mamatay yata si Miracle dito. Si Nisha patay na naman. Kawawa talaga siya sa silencer, pre. Mind control boy pa rin. Grabe naman yung sustain ni GH dun. Magic 1, mechanism.
Grabe, kahit may big spells yung ano, walang namamicron lang sila ng Rigma. Isang glow, ay hindi pa nga nag-global yun eh, na-silence lang ng smoke screen yung Ember. Ayun, nag-global na. Eto si Sai, pag na-team wipe niya yung ano, sobrang taas ang net worth niya, kaso patay na siya. Mira kayo lang pinakamayaman sa ano, Nigma. Grabe yung teamfight na yun. Tapos si Kuroki, do the job, push the lane. Dire's structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Sino ano natin? Si Espor. Cameraman natin. Mamaya laban namin sa Android guys. Finals, best of 5. We play charity. Nag-relocate para makakuha ng rune, tatlong rune sa Enigma. Outplayed talaga sa kanila yung secret lagi ah. Binibilasan kasi sila na maglaro eh. Sino mas mabilis maglaro, panalo. Eto, si Sai, pag na-solo kill niya to, kaso kinuha ni Nisha. Plus 500 gold sana yon. Pag siya kasi nakapatay, plus 250 gold, tapos pag nalasit niya yun, 200 din. So, mga 500 plus na yun. Or 470. Bountiful. Ang laki ng HP ni Miracle dahil sa Pupil's Gift, may 13 HP, 13 Strength, pag hindi yung primary attribute. Si V magbe-BKB, hindi siya mag-hex. Si ayan, si Nisha, kailangan niya talaga na itong Yules. At saka 4 stop kailangan nila para sa smoke screen. Walang mapatay si Ricky, kundi mo 4 stop lang. Kasi pag na-defusal smoke screen ka, silence ka eh, forever. 4 PM yung laro namin mamaya guys, 4 PM. Alas 4 ng hapon. Si BKB na... So, mahirap na siya ma-chain, tearing chain to arrow. So, pag nag-clash talaga, pre-hit talaga siya. Si Matumba man, kailangan niya mag-dagger. 6 death siya, kaso number 2 network pa rin. So, yan, madaya talaga si rating. Ano lang masasabi natin. Miracle, mag-basher. Grabe pala standing ni Miracle, oh. 13-1-9 sa 22 kills sa 26 participation. Arrow naka-atos siya kasi siya lang yung catch or combo rin kay Grimstroke para pumasok lang soulbind tas atos, dalawa na yung naka-ano atos tas Japsor mamamatay yata. May isa pang leap, may isa pang leap. Kaso yan, lima yung ano, Nigma. Tapos TP bottom agad. Kasi may ob sila, mamamatay rin ata si Pupoy. Inkswell. Nag-smoke pa sila para mabilis. Inkswell, boss. Wala, sure kill. Kahit may Ghost Scepter. Tapos yung mid ng ano, wala silang pakialam kasi hindi naman push yan ng creeps. Zai, wala na siyang ginagawa, 8 deaths. Pero top 5 siya kasi yung ganito talaga si BH. Kahit wala siyang kwenta. Nakasmoke ulit yung Nigma. Sobrang bilis nila maglaro. Kahit sobrang daming kills ng Nigma lamang sa network. Kaso etong network na to fake yan. Kasi hindi nila kaya may pag 5v5 ngayon sa Nigma. Kasi AGC Miracle tapos pa-basher na rin. Eto ma, si Matumba man na huli, dalawang beses siya mamamatay. Walang tutulong sa kanya. Sure kill na yan. Mag 4 stop kaso patay pa rin ata to. Dadamay lang siya. Damay lahat. Damay. Oh, galing ah. Inaatos niya yung illusion. Patay dapat si Zai. Kala niya totoong. Totoong tao si ano doon, Nisha. Kain muna tayo habang wala pa.
Kill muna tayo ah. Wala pa eh. Wala pang ganap. Grabe naman yun. Nakita ng obsentry. May relocate na follow up. Kasi hindi siya nag-TV pa. Mapapahama ka dyan, Totoy. Wala. Wala talagang... Walang damage yung sa secret eh. Kahit anong combo nila na Sleight of Fist chains. Wala silang pang burst. Unlike sa Enigma, grabe yung damage output ng Ricky. Perspective tayo ng Ricky kasi siya yung nagko-call na ito. Siya yung pinamalakas na hero sa mapa. Kaya yung call sa kanya dahil manggaling. Ang likot masyado ng cameraman kasi S4 yun. Sobrang likot mag-camera nun kahit sa pro. Pag pinapanood ko siya, nakakahilo. Dami niyang tinitignan. Bop, miracle lang, panalo na. Bibigyan mo lang ng mga IO, silencer, taga-silence, taga-heal, taga-pabilis. Bibigyan mo siya ng stun na third skill. Bigyan mo pang solar crest. Ah, wala solar crest. Kaya bumuhat. Sana oil. Nakakahilo. Nahilo kayo kay S4. S4 kasi yun eh. Ganun talaga mga offlane, malilikot yung mapa. Gusto nung lahat, nakikita eh. Hindi ko alam ba't wala pa siyang team. Baka magka-caster na lang yan. Ito, perspective ni Miracle muna tayo. Boss ko, may cross matches ba yung champion per region? Alam ko, pag nakamit lang nila yung sa charity na goal, yung sa CIS at saka Europe lang. So, yung next na prize nun, baka sa C at saka China, yun yung magkalaban. Pero, hindi natin shoot. Tapos bigyan mo kami ng noodles, boss. Gusto nyo ba? Punta kayo dito. Taas kayo sa bahay nyo. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's structures are fortified. Kaya nagmanta rin siya kasi. Yung manta, may pantanggal ng searing chain, track. Ayun lang. At saka yung mana leak. Abisan na rin siya. Sobrang yaman na niya. Radiant's bottom tower is under attack. Boss, kung may laban pa kayo after na Android, may ibang tournament kaso baka next month pa yon. Ang pinaka latest lang na tournament namin is mamaya 4 PM finals yon, best of 5 Geek Pump versus Android. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Radiant's bottom tower is under attack. Grabe naman yon. Huling-huli, may obsentry eh. Ayun oh. Pangontra sa 4 stop pala yon. Kasi yung sa hook 4 stop ang pangontra eh. Eh kaso pag may atos, wala pa rin takas. Radiant's bottom tower is under attack. Mamaya pa digmaan. Kahit ang daming kills ng Enigma, oh, lamang pa rin sa network. Kasi ang lamang ng secret sa Enigma, yung mga tatlong support na ito. Kaya lamang sila. Ah, do the math.
to, kahit mayaman, di talaga siya makalaban. Di siya makaporma. Kailangan niya siguro level 20, no reincarnation mana cost. Kasi baka, nauubos na yung int niyo. Tignan niyo yung, ano niya, 530 na lang. 39 int. Once na mapatay kasi siya ng silencer, ayan eh. Kinukuha yung utak niya eh. Boss ko, may kita mo ba yung tether ng ayop na kay Ricky? Minsan parang bug siya na ano. Pag wala kayong sentry, parang nakakapit lang siya sa ano, sa hangin. Pero pag may sentry kayo, ayun, kita yan. Paano mababaliktad ng secret yan, boss? Sa game 2 siguro. Kasi itong game na to, hindi ko sure kung mananalo talaga sila. Or pwede pa rin naman kung yayaman pa si ano, si Raid King, magka AC, BKB, Abyssal, tas wawanity niya yung silencer, yung mga ganon scenario. Kaso ito, pinatay na naman, Zizai. Ano, kanina top 4 network siya, kaso pag yung BH talaga walang clash or walang nangyari, di naman siya papalo ng creeps eh. Kasi walang, etong hero to, walang kwenta to eh. Gusto lang ng Bounty Hunter pumatay or clash. Nagkakaiwan ng lagi sa secret. Sa isa na. Ang int ng silencer, 28 na yung permanent. Medyo tumatalino na siya. 6k advantage pa rin sa secret kaso parang peke lang eh. Never na sila nag-clash ng 5v5 eh. Kasi pag 5v5 bata, wala rin eh. Grabe na yung cast range nun. Napakalayo. Nag-BKB siya dun. Makamatay siya. Uy, lagay ka ng talent. Mato, ano dito? Comeback. Comeback is real. Dalawang support na matay, kaso takbuhan na. Ayan, nag-follow up na yung lineup ng Nigma kasi wala silang carry. Yung carry nila, pang kill lang. Huwag lang sila matatalo ng limang clash or dalawang clash kay Zai. Kasi Bounty Hunter eh, pag nakaka-comeback eh. Eh, yung dis na rin si Popoy. Grabe naman. Kaso mamatay na rin si Wii ah. Uy, si Wii muna pre. Ooh, 9k advantage sa secret. Mas malakas yung core ng secret kasi Raid King at saka Ember. Tapos na yung laning stage eh. Nakasurvive yung Ember kasi tinulungan siya ng Mirana. Radiant's top tower is under attack. Tapos, ang lakas yung sa secret na side kasi level 18 na siya. Yung flicker count nito, 5 hatak na. Ang tawag dito, white hole. Yung Zizai, wala eh. 312, kaso taga-track siya eh. Kailangan pa nila manalo ng clash or mag-level 18 siya. Tapos pag na-level 3 niya to, sobrang taas ng bonus gold. Kahit sa kampe. 120 gold isa. So pag isang hero, 5 sila, 120 gold times 4, 480, ay, ilan ba? 480? 480, tapos yung sa self gold niya, 350. 700, so yung, tas yung kill pa, 1k gold kada isang hero. So tataas ang tataas pala pag level 3 yung track gold. Boss, kaya ba bukas ang laban? Hindi natin alam kasi malakas sobra yung Adroid, tinalo na yung TNC na may Ana. Maglolo, anong tawag dito? Lotus Orb, Lotus Orb. Para ma-remove nila yung track, tsaka yung Searing Chains. Nag-follow up na si Ricky kasi once na hindi mo matapos yung laro, 17 kills siya oh. Kaso mas marami ata CS ng Raking, tingnan natin. 377, dinoble yung ano, kasi ang bagal mag-farm na ito ng creeps eh.
Mula ka siya mag-farm ng hero kaso yung sa creeps, wala. Kailangan niya na Battle Fury. Dire's top tower is under attack. Wala sila ma-force dito kahit yan. Sinong ano natin? Perspective ni... Mirak eh. Use arrow. Ayan na, white hole na, pipe flicker. Ang hirap din kasi basagin yan eh, may blinding light eh. Ayun, tinatry nilang basagin no. Nabasag naman, 150 gold. Kaso nag-comment siya ng BKB doon para mabasag yung white hole. Incoming! Uy! Jackpot! Tapos sumasakit na rin yung item ni ano? Ni Nisha. May BKB na siya. Eh wala na silang panghuli kay Nisha pag ngayon. Pwede na siya pumasok. Papatay niya agad yung Grimstroke. Kasi yung Grimstroke use lang item eh. Dalawang Sleight of Fist lang ata niya yun eh. Pag nag-critical, dalawang critical, dalawang Sleight of Fist lang. Tas yung minus armor pa ng Desolator 6. Tas naka AC pa sila. Minus 5. So minus 11. Tas pag nag-critical minus 11 sa mga Grimstroke. Oh. Negative 3 yung armor niya, wasak talaga ang ano. Stewarp. Secured naman ata yung late game ng Secret kasi mas malakas pa sila. Hindi siya namatay ng ganun lang. Grabe naman yun. Abyssal pala. Eh, pero malakas yung Nigma sa pitasan kasi Reikimaru eh. Pero sa teamfight ata mas malakas yung Secret kasi may Grimstone, may Lotus na, may 4 stop. Naka AC na to, tas naka BKB dalawa nila. Kailangan ng link ni Nisha para hindi siya mamatay. Ito mag-loto serve na rin, may 4 stop, may drums. Ito naka AC, timeless relic. Ba't naka timeless relic to para tumagal yung global silence? Plus 25%, so plus 1.4, tama ba? 7.4 yung sa global. Ba't naka Aegis pa rin ito? Tagal mo, wala. Grabe yung Aegis na ito. Wala nang white hole, natanggal na nila, si Nisha kaya mag-buyback. Anong inaantay, Pasko? Mabasag na ang rock sila. Hindi na nila pagbabuybackin kasi sa mid na lang sila lalaban. Kaya sila nabasagan kasi napitas si Nisha. Malayo pala yung Mike, okay na ata. Patay agad si ano, Arrow. Global. Kaso may ulti pa to si ano, Raid King. Wala siyang pakialam kahit mamatay siya dito pag ganyan. Blinding light. Kaso wala. Out na yung Enigma. So kung hindi napita si Nisha, walang mangyayaring rocks na basag. Ayan na, na-TC na BKB. TP out. Oh, lumalaban. Ah, yun naman pala, may relocate. Iwan na lang yung dalawang support. Si Mind Control at saka si ano, si GH. Kaso pag track gold ha, worth it pa rin sa ano. Grabe naman yung timing nun. Track gold plus 1k gold. Nadudamat na natin yan. Mga 1-1 gold yan, 1-2 gold. Mirakel, eto magde-dep siya. Kaso wala atang buyback yung mga tropa niya. May buyback si Mind Control kaso wala yung pinaka boss niya na taga-heal si Gage. Ayan, ang sakit. Ano yun? Aghanims. Walang yatong Aghanims na ito eh. Hindi mo pwedeng istanin o. Putang ina. 15 seconds. Tapos ilang duration niya.
lalaban, no? Mind control dieback. Miracle mamamatay yata. Naglalaban pa rin, nakapa-blink out. Isa pa, mamamatay. Patay ka na, walang buyback, tapos na to. Ah, namatay siya! Tangin ang daya, ano kaya no? Puro okay na aganims. Sobrang lakas na ito eh. 15 seconds duration. Ayun o, oh, naglalaban o. Oh. 35 seconds cooldown lang. Kung hindi namatay si Matumba man dun, baka tapos na yun. Nag-buyback si Wiha, palag-palag. Kasi wala mga BKB. Ayan na, white hole. Na arrow. Wala silang damage. Wala sila, si Matumba man. Out na kayo dyan. Ang magic lamp to. So puputok siya. 20% yung HP. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. Dire's middle tower is under attack. Lako. Eh na, ano sila? Uy! Hindi sila magkasama ng tumakbo. Natropa lang. Magic lamp. Pinuha siya ng magic lamp. Ilan ba heal nun? 300 del. Hindi na. Combo pala talaga. Ito, napakadaya na ito. Bawal mong stunin ito eh. Spell immune. Tapos may bonus move speed at saka attack damage. Walang ya. Pag na-ultihan ni Grimstroke, yung Raid King, dun sila matatalo. 20k advantage na pala sa secret kaso, hindi ramdam, fake news yan. Si Miracle, nag-fall up na yung ano, wala kasi siyang Battle Fury. Kung may Battle Fury siya, siguro siya yung top network, kasi 18 kills siya, tsaka 14 assists. Kaya na, grabe kayo ng tribute niya, 32 yung kills niya. Ah, DD, yan ah. May tier 1 tower pa pala sa bottom. Papabigay mo na si Miracle kasi wala eh. Namatay na siya eh. Rocket, ayan. Zai, taga-truck lang. Sana oil. Jepsor, naging kere na magkaka-hex. Matumba man, naka-divine. 2k yung crit, putik. Mapalo ka niyan sa ulo, pre. 25% Vampiric Aura Lifesteal. For the team pa rin talaga ang pinili niya. Kahit rage ba? May lifesteal. Meron na. Oo, oh, meron nata. Dire's courier has been killed. Mag-easy siya eh. Naka-easy si ano. Matumba man. Mat ganun. Shiba na lang, pre. Double slight of peace, oh. One hit talaga yung mga support. Dalawang ganito. Patay talaga si Kuroki. Lang armor. Radiant are scanning. Ayan na, na-ult yan. Grimstroke ult. Ito. Gamitin mo to. Ang sakit! 1k crit. Buti hindi na siya inabol. White hole sa... Daya talaga ng white hole sa mid game. Naka-hex na rin pala si Popoy. Nakapag-hex siya dahil... Mas mayaman pa siya sa ano, dalawa. Kasi may track gold eh. Tsaka siya yung nakakapag-push out ng lane kasi eh. Di nila. Surprise siguro yung divine na. Paladin sword pa. 17% lifesteal. Ilan to? Plus 45% lifesteal. Ilan yun? 63 ba? Hindi ko alam, 62. Parang nakasatanik. Kada palo 62% ng damage yun. Ang sakit din ni Wiha. Uy, grabe naman yun. Pinorsum siya sa dagger on.
Wala nang BKB. Uy, nakaka-life steal sa illusion. Patay agad yung illusion niya, no? Yung ginawa niya. Ang hina na yun, ha? Naka-divine kasi ito, eh. Tapos grabe pa yung talent na nilagyan niya, 25%. 25k advantage na sila, ha? Ito, kay Zai, track, tas pag tinos mo, makakakuha ang gold. So, pag lima yung nabouncean mo, plus, ilang gold? 101 gold each. Plus 500, pag nakalima yung track mo, isang toss mo, 500 gold. Tingnan natin buyback stats. Grimstroke lang nga meron sa Radiant. Matay agad. Photon, nag-buyback. Sinamahan ng araw kaso hindi nila alam. Ayan, walang buyback to. GG. Sinamahan ng araw. Winning araw. GG. Ala, GG na ata to. Uy! Kaso binabasag pala! What a play! Kaso wala. Anong nangyari? Ang sakit! Ang sakit, Kuya Eddie! Grabe. Kaya pa manalo ng Enigma dito, ha? Walang fortify. Pag na-backdoor nila to ng mabilisan, yun na yung plano nun. Walang buyback lahat, ha? May magkaka-relock na ba? 15 seconds. Kaya nilang tapusin to. Kaya nilang tapusin pag may pumasok na creep sa loob. Basag to. May BKB ba to? Pag may BKB to, may chance nila manalo. Relocate lang sa base. Pag pumasok to, walang fortify yung secret. Bilis ang divine. Pag nagka-divine siya, sure win. Kahit ages pa to, oh. Yun nalang yung pinaka-play na magagawa ng Enigma, eh. Kundi, try nilang basagin tong throne, eh. Ipasok lang nila yung creeps. Kasi sa 5v5 clash, yan, eh. Aegis Kiss, Aghanims na rin, eh. Yun nakuha Aghanims. Si... rating. Ayan na, nag-smoke na, oh. The Flay! Naka-ano siya, eh. Orb of Destruction, eh. Nag-expect siya ang DD. Ito na. Ito na talaga yung play nila. Babasagin nila. Ito, magde-deso. Kuha ng bounty. The throne. Ito na sila. Yun na talaga yung play nila, eh. Walang 45. Basag to. Sana. Relocate. Nakapasok na, Ricky. Yan na. Babasagin nila to. Basag. What a play. Predicted. Panalo ang Enigma. Alam na natin yan. Walang 45 eh. Sure win. Hindi nila agad tinapos. Wala pa si Miracle. Kung nag-throne sila, panalo na sila dun. Before there was the spirit, there was the void. Before there was anything, there was the void.